Bakit kaya kapag tumatanda na ito na yung mga kinahihiligan natin, ano? Tara, samahan niyo akong i-unbox itong GT cookingware for induction cooker. Pwede rin siya sa kalan at sa stove. Ito at napaka-aesthetic at timputi-tim kahoy ang team nito, mga besh. Tingnan niyo naman, napakaganda. At super worth it ang bili ko dito. Actually, nag-sale siya kaya napapudol ako, syempre. Ililink ko yung bio. Ano daw? Ililink ko yung bio sa link. Sige na, bumili na kayo, Charis. At may papri-sandok pa siya. O, tingnan niyo naman. At ayan na nga ba, super steady. Ang sarap magluto at syempre, paano ba na tayo magkakaluto dito kapag walang induction cooker? Kaya ayun, nagpabudol din ako ng induction cooker. Yun, konkang pinakamatagal ko nang nag-antay. Inantay ba? Para magka-available. Ayan. Ayan yung konka. Ang cute nito, no? Tapos meron siyang ganyan. Stacker. Ayan. At syempre, iti-testing natin to, guys. At tingin nga pa rin sa GT. Beke na Mern. Charot. Nakakatuwa lang at pinangarap ko lang to noon. Pero ito, pinaglulutuan ko na. At ang una ko pang iluluto dito is yung favorite ko. Ang favorite ko ay spaghetti. Ayan, kumukulo-kulo na siya. Antayin lang natin. Meron siyang mga level-level dyan sa gilid kasi hindi ko na na-videohan. And then, ayan. Nakuluan ko muna siya ng mga about 11 minutes. Something like that. And then, pagkakulo, dyan ko din iinit yung sauce para ready to rest back to eat na. Diba? Ayan, kung gusto niyo rin ito, nasa comment section yung link. At saka, pabudol na rin kayo, guys. Super worth it talaga nito. Hindi kayo magsisisi. At in fairness, sa mga na-search ko, mababa lang daw yung konsumo ng induction cooker na konka. Pero titingnan natin. Miracle reveal na yan. Char. Ayun lang, guys. Kung gusto niyo rin ito, nandiyan sa comment section yung link. Thank you for watching and please follow na rin. Salamat!